Magandang araw po muli, mga kapatid nating mga kusinero, mga managers natin diyan, mga in-charge sa restaurant. So, marami pa rin po nagre-request about sa ano, sa recipe ko. Okay, ano yung ngayon ang gagamitin naman natin, medyo mag-a-advance tayo ng konti. Okay? Recipe ko, medyo Bisaya talaga ako ano. Recipe ko, tapos yield ang gagamitin natin. Okay? Yield ang gagamitin natin para mas accurate yung ginagawa niyong recipe cost pag gumawa kayo ng selling price para sa ideal food cost niyo at saka sa actual food cost. All right, and then discuss ko rin yung ano yung ERP, paano ginagamit ang ERP sa restaurant business natin. Okay, meron na akong ginawa na dito mga sample. Sample lang po 'yan, hindi ko alam kung anong pagkain ang kalalabasan niya pag niluto natin 'yan ano. Okay, ngayon requirements natin, mayroon tayong beef, carrot, onion, cabbage, oil, and garlic. Okay, ano ba yung ano yield ng beef? For example, binibili mo ng 1 kilo. 1 kilo talagang beef ang ano, magagamit mo. So, ang kailangan mo for example is 250 grams. Tapos, ang carrots, for example, 200 grams kailangan mo. Alright, yung onion, kailangan mo ng 100 grams. Cabbage, sabi na lang natin na 500 grams. Okay, yung oil 50 ml. Tapos yung garlic garlic 50 grams. Okay, 50 ml. Onion, grams. Tapos, grams din yan. Okay. Ngayon, buksan ko yung calculator natin. Medyo binabaga lang ko po para po sa mga nagsisimula. Ang dami po nag-message sa akin hanggang ngayon na nagtatanong, naghahanap sila ng ano kung meron akong video ng recipe ko. Actually, nag-live na ako dati sa page namin, sa group namin ng about recipe cost. Okay. Kapag ang beef bili mo sa beef is 250. Ngayon, 250 divide mo sa 1000 grams. Okay? So ang magiging per gram mo ngayon is 0.25. Okay? 0.25. Ngayon, kailangan mo ng 250 grams. Itatimes mo siya sa 250 grams. So, ang magiging cost ng beef mo is 62.5. Okay, carrots. Okay, ngayon, i-yield ko na siya. Ibig sabihin, tatanggalan ko na yung balat, tatanggalin ko yung mga edge niya, yung sa dulo. Ang matitira na lang sa 1 kilo is 950 grams. Okay, yun yung yield niya. Okay, tandaan niyo po, ha, yield po yan. Hindi niyo na siya lalagyan ng 1,000 grams kasi itatapon niyo na yung balat. Alright, so medyo advanced po ito. Huwag po tayo malilito. Yung mga ibang recipe ko na ginagawa natin, pa rin sa 1,000 grams. So, ni-yield ko na po siya. Tinapon ko na yung balat, tinapon ko yung bawat dulo. Ngayon, 950 grams. Okay, ang bili natin 100 pesos divide sa 950 grams. Ang magiging per gram niya is 0.105. Ngayon, itatimes mo siya sa requirements na gusto mo, 200 grams. So magiging cost mo siya is 21.05. Okay, mas maganda po talaga 'to, naka-formulated na 'to sa Excel file niyo. Okay, onion, bili mo is 100 sa 1,000 grams, may tinapon ulit tayo, yung dulo, balat, tinapon natin, natira kunyari 950. Okay, ganun pa rin po yan, magiging 0.105 pa rin yung per gram niya, itatimes mo siya sa 100. Okay, hatiin ko na lang yung 21, sabihin ko na lang na, okay, manual natin, huwag natin i-shortcut guys, kasi marami pong malilito pag may nalito na naman. Okay, 100 divide mo siya sa 950 grams equals times ang requirements mo 100 equals 10.52. Alright. Cabbage, ganun din po, ni-yield ko na po yan. Sabihin na lang natin na 100 grams yung tapon sa per kilong bili nyo. Okay, 100 divide mo siya sa 900 grams times requirements of 500 grams equals 55.55.
Okay, oil. Ito naman, no, na, mga bottle naman to, binibili natin yung bottle, ano? 750 ng isang bote, for example, bili natin 100 pesos. 100 pesos, divide mo siya sa 700 ml, equals 0.14. Itatimes mo siya sa 50 ml na kailangan nyo. Okay, 7.14. Alright. Ngayon, sa garlic naman, ganun din. Naka-yield na rin po yan. May tinapon tayo na 50 grams sa bawat per kilo. Kasi yung mga balat, etc., yung mga dulo, matitigas hindi natin may sasama yan. Ang bili natin 100. 100 divide 2, 950 grams equals, times mo sa kailangan natin 50 grams. Okay? So, 5.26. Ngayon, ito total natin yan. Okay? 62, oh, hanggang ngayon may nagme-message ito, nasa ano, nagme-message, nagtatanong. Pero mamaya na po, tapusin ko to. 62.5 plus 21.05 plus 10.52 plus 55.55 plus 7.14 plus 5.26. So equals 162. Okay, 162 yung total cost mo. Okay? Ang tawag po dito is a recipe cost. Ngayon, gagawa ka ng suggested selling price. Okay. Ngayon, sinabi sa'yo, Chef, kailangan ko 35% food cost. Kunyari, 35% food cost. Ngayon, 162, paano paggawa ng ano? Paggawa ng selling price na makukuha mo tong oh, sabi ko sa inyo, hindi pa ako matematisyan. Practice ko lang po yan. Ginagawa po kasi namin lagi yan. Okay. Paano gumawa ng selling price na makukuha mo is ang requirements kasi ng company is 35%. Ano? Okay. Ito yung ano natin, total cost. Kakalkulator natin para makuha natin 35%. 162 divide 0.35% is equal to 462. 462.85. O gawin mo ng 463 na lang. Okay? Huwag mo nang putalan. 463. Okay? Para makuha mo yung 35% food cost. Alright? So again, ulitin ko. 162 divide 0.35%. 462, kung makikita nyo, 462. Ah, malabo, oh. Yan, 462. So, yan na po yan, pagkuha ng, ano, ng food cost percentage. Recipe cost, yield, okay? Yan na, hindi ko na ulitin. Hahaba po tayo. Ngayon, ito po yung, ano, ito po yung question lagi ng mga ating, ano, mga nanonood. Okay? Minsan, nagkakaroon ng debate. Pero sabi ko, natuto na ako, hindi na ako makipagdebate kung ano yung bahala na kayo, kung anong pagkakaintindi nyo about sa food costing. Pero ako po yung master ko na po yan, ano. Okay. ERP, what is ERP? Ang ERP po is Enterprise Resource Planning. Ginagawa po namin yan. Saan po nilalagay ang ERP? Pinapasok po yan sa POS. Ano yung POS? Point of sales. Alam nyo po yung mga restaurant na pinapunch ng ganun. Pinapunching yan. Okay? Diyan po pinapasok yung ERP. Ito po ay software na nagmamanage ang company financials, okay? Okay, yan yung supplies. Okay, yan yung sa operation at reporting system. Ngayon, ano po ang connection nito? Recipe cost sa ERP. Ipinapasok po namin yan sa POS. Minamanual ko yan. Okay? Sa dami po ng recipe, pinapasok ko yan one by one. Ano po magiging result niyan? Every day is makikita na natin ang ideal food cost natin. Ideal food cost. Okay. Ano po ang ideal food cost? Ito po yan. Sa tuwing ipinapasok natin si burger, pag pinash natin si burger, may umorder tatlong burger. Tatlo, pak, pak, pak. Automatic, mababawas po yan sa stocks na meron tayo sa loob ng restaurant. Okay? Yan po yung ERP. Kaya ang pag sinabi kasi ano, pag sinabi kasi meron tayong ERP system
na food costing. Okay, meron tayong Excel file na food costing. Meron tayong actual na food costing. Sabi ko nga po sa inyo, napakalawak po ng food costing pag pinag-uusapan. Tulad nga na nga ito, isa lang, yield. Okay? ERP, Excel file, actual food cost. Anyway, ituturo ko po sa inyo yan isa-isa lahat. Isishare ko po sa inyo yan. Sa gusto pang matuto, follow nyo lang yung page. Ididiscuss po natin lahat yan. So, hindi tayo maubusan ng ano, hindi tayo maubusan ng isishare para sa mga nagsisimula. Para po pag nakapasok kayo sa isang malaking company o na mayroong system, hindi po kayo nangangapa. Ito po yung purpose. Pag pumasok kayo sa mga small company, karamihan wala pong system na ganito yan. Wala lang, pasok, luto, uwi. Pasok, luto, uwi. Hindi po yan masyadong nagre-require ng ganito. What if naman makapasok kayo sa malaking company na galing kayo sa ganun? Paano kayo makapasok kung wala kayong masyadong idea sa mga system? So, hindi kayo mabibigyan ng magandang position. So, kaya po ito, isineshare ko po sa inyo. So, ERP, Enterprise Resource Planning, ipinapasok po yan sa point of sales. Pag punching pa lang, automatic. Karamihan po yan ginagawa sa, ginagawa yan sa mga may central kitchen. Okay? Pinapasok yan, may central kitchen, darating, ipapasok naman yan ang receipt. 12 burger patty, 20 burger bun, 200 grams on. Ngayon, naka-yield na po yung mga costing nun. Okay? Kung kayo naman sa restaurant, ilalagay nyo sa system, pag ipinasok nyo sa ERP, huwag nyo ilalagay yung whole. For example, carrot, 1 kilo, grams, ganyan, ang price ganito. Kailangan naka-yield yan. Bakit? Mas malaki ang discrepancy kapag hindi nyo ni-yield at pinasok nyo sa ERP, pagkatapos, end of the day, merong report na lalabas doon. Okay, nag-gast. Ang na-consume natin, chef, 200 grams lang na beef o 3 kilo na beef. Isa na pupunta yung mga grams yung ano, mga balat. Yun ang magiging explanation mo. Pero kung hindi mo alam to, hindi mo alam kung paano mo explain. Sasabihin, sa, dito lang sa, ano, sa reporting system natin sa ERP, ang na-consume natin is 500 grams. Bakit 10 kilo ang pinadeliver mo tapos yung inventory mo, 200 grams na lang natira? Diba? Ngayon sasabihin mo, kasi nga po, hindi po kasi yan naka-yield. Hindi natin yield yan. Ngayon, kaya ngayon, alam nyo na ang yield pag ginamit nyo sa recipe costing. Okay? O sa recipe cost. So, yun lang po. Sa susunod po muli, magsishare po tayo about dito sa mga to. Okay? Mga KPIs, okay? KRA, yan, i-explain po natin yan sa next na natin vlog. Maraming salamat po. Ito po muli si Chef Francis, ang inyong lingkod. Bye-bye!